weeks. Today, our topic is all about least common denominator, milk base with mamich. Learning goals. Finds the common multiples and common factors of two or more numbers. Finds the least common denominator or LCD of two or more numbers using the following methods: listing multiples, prime factorization, and continuous division. What is denominator? The denominator is the bottom number in a fraction. It tells how many parts a whole is divided. Example, 4/8. 4 is the numerator. An 8 is the denominator. What is common denominator? When the denominators of two or more fractions are the same, they have common denominators. Example, 3/5 plus 1/5. Ang 3 at 1 ay ang numerators. At yung dalawang 5 ang tinatawag na common denominator, or tinatawag din silang similar fractions. Why do we want common denominators? Because we can add fractions with different denominators. Example, 1/2 plus 4/8 equals no answer yet. Dahil ang 1/2 at 4/8 ay dissimilar fractions. So, kailangan nating makuha ang least common denominator or LCD ng 2 at 8 in order to change it to similar fraction. Nang sa ganun, pwede na silang ma-add. What is least common denominator? LCD is the least common multiple or LCM of the denominators of two or more fractions. Ibig sabihin, ang LCD ay ang mismong LCM ng mga denominators sa dalawa o higit pang fractions. Ano naman ang LCM? The least common multiple or LCM is the smallest number that can be exactly divided by a set of numbers. Meron tayong 3 methods in finding the LCD. Number 1, listing multiples. Sa listing multiples, tinatawag din siyang listing methods or listing factors. Number 2, prime factorization. Sa prime factorization, mas maigi kung gagamit tayo ng factor 3 para mas accurate ang mga prime factors na ililista natin. Sa continuous division, tinatawag din itong repeated division, kung saan i-divide natin ang set of denominators sa prime divisor hanggang ang set of quotients ay maging prime numbers. Letter A, listing multiples. Find the LCD of 1/2 and 4/8. Ito yung example kanina na wala pang sagot. Ang mga denominators natin ay ang 2 at 8. Ang mga multiples of 2 ay 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Sa 8 naman, ang mga multiples of 8 ay 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80. Hanapin natin ang mga common multiples ng 2 at 8. Okay, ang common multiples of 2 at 8 ay 8 at saka 16. Therefore, ang ating least common denominator is equal to 8. More examples. Number 1, 3/4 and 2/6. Ang mga denominators ay 4 at 6.
Ang mga multiples of 4 or skip counting by 4 ay 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36. Ang mga multiples of 6 ay 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54. Then, circle natin ang mga common multiples ng 2 at 8. Yan. So, ang common multiples of 2 and 8 ay 8 at saka 16. Therefore, ang least common denominator natin ay ang 8. Dito sa listing multiples, mas mabilis gamitin ito kung maliit lang ang mga given numbers. Kasi yun yung kukuhanan natin ng mga multiples. Madali lang kasing mag-skip counting. More examples. Number 1, 3, 4, and 2, 6. Ang mga denominators ay 4 at 6. Mag-skip counting tayo sa 4. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36. Sa 6 naman, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54. Circle ulit natin ang mga common multiples. So, 24. Okay. So, meron tayong tatlong common multiples. We have 12, 24, and 36. So, ang LCD natin ay ang 12. Number 2, 1, 4, 3, 8, and 11, 12. Ang mga denominators ay 4, 8, at saka 12. Multiples of 4. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48. Multiples of 8. 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72. Multiples of 12. 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108. So, depende na lang sa inyo kung hanggang saan kayo titigil. Pero kapag nakita nyo na yung mga common nila, huwag nyo nang masyadong habaan pa. Kasi makukuha na natin ang kanilang least common denominator. So, circle natin ang mga common sa tatlo. Okay? So, meron tayong dalawang common multiples. We have 24 and 48. So, ang pinakamaliit dyan, syempre, yun yung LCD. So, our LCD is 24. Number 3. 7 over 24, 10 over 30, and 18 over 60. So, medyo malaki na yung ating mga kukuning multiples. So, ang mga denominator ay 24, 30, and 60. Skip counting tayo or multiples of 24. 24, 48, 72, 96, 120, 144. Tuloy-tuloy po yan hanggang sa 240. Sa 30 naman, 30, 60, 90, 120, 150, hanggang sa makarating natin ang 240. Sa 60 naman, 60, 120, 180, 240, 300, saka 360. So, kunin natin ang mga common sa tatlong denominators na yan. Okay, so, meron tayong dalawang common multiples. Pero hindi lang po yan dalawa. Kapag tinuloy-tuloy natin, mas higit pa po yan sa 2 common multiples. Pero ang hinihingi kasi natin ay yung least. So, okay na tong 120 at 240 na common multiples. Pero, syempre, ang LCD natin dyan or least common denominator ay 120. Letter B,
prime factorization. Find the LCD of 1/2 and 4/8. Ang mga denominator ay 2 at saka 8. Kung sa GCF, or greatest common factor, ang kinukuha lang natin ay ang common factor sa given number. Sa LCD naman, kukunin natin ang common factors at ang mga naiwang prime factor. So example, yung 2, i-factor out natin, 2 times 1. So ilista natin. Yung 8 naman, i-factor out natin, 4 times 2. Then yung 4 composite siya, kaya i-factor out ulit, 2 times 2. So ilan ang ating prime number or prime factor? So, we have 2 times 2 times 2. Okay, pwede nating kunin ang mga pair or common factors. Okay, sa 2 at 8, ang common factor nila ay 2. So, isa lang ang 2 na ilalagay natin. Then, yung mga naiwan, ikakopy lang natin. So, yung 2, tsaka isa pang 2. Yung 1, kahit hindi na natin yan ilagay kasi meron tayong identity property of multiplication kung saan, example yung 1, kahit anong number ang i-multiply natin sa 1, ang sagot ay yung mismong sariling niyang number. Example, yung 4, 4 times 1, 4. Yung 8, 8 times 1, 8. So, kahit wag na natin ilagay ang 1. Okay, so find the product, 2 times 2 times 2 equals 8. Therefore, ang least common denominator ay 8. More examples. Number 1, 3/4 and 2/6. Ang mga denominators ay 4 at 6. Using factor 3, 2 times 2. Another one, 6. Using factor 3 method, 2 times 3 equals 6. Okay, get the common factor. We have 2. Then, bring down 3. Copy 2. Okay, so ano natin? Yung isang pair, isang 2 lang ilalagay. 3 tsaka times 2. Get the product again, 2 times 3 times 2 equals 12. So, the LCD is 12. Number 2, 1/4, 3/8, and 11/12. Ang mga denominators ay 4, 8, at saka 12. Using factor 3, 2 times 2 equals 4. Sa 8 naman, 4 times 2, then yung 4 na composite number, 2 times 2. So, ang prime factor natin ay 2 times 2 times 2. Tatlo ang 2 natin. Sa 12 naman, ang composite natin ay 12. Factor out natin, 4 times 3, then yung 4 ulit ay composite, 2 times 2. So, ang ating prime factors ay 2 times 2 times 3. Circle natin yung mga common factors. Okay. So, ang common factors natin ay 2. Isa lang ilalagay. Another 2. Then, yung mga remaining na walang ka-pair, 3 at saka 2. Okay. Get the product. 2 times 2, 4 times 3, 12 times 2, 24. So, ang LCD ng 4, 8 at saka 12 ay 24. Number 3, 7 over 24, 10 over 30, and 18 over 60. Ang mga denominators ay 24, 30, at 60. Using factor 3, 6 times 4. Okay, meron pa yung 6, composite pa rin, 3 times 2, and another composite number, 4, 2 times 2. So, ang mga prime factors natin ay
3 times 2 times 2 times 2. Sa 30 naman, composite number is 30. I-factor out natin, 5 times 6. Then yung 6, 3 times 2. So ang ating prime factors ay 3 times 2 times 5. So inarrange ko siya para maging magkatapat ang mga common factors. 60, composite number natin yan. I-factor out natin, 10 times 6. Then yung 10 ulit, 5 times 2. Then yung 6, 3 times 2. So ang ating prime factors ay 3 times 2 times 2 times 5. Okay, ang mga common factors natin ay 3 times 2 times 2 times 5. Then ibaba natin ang 2. So, get the product 3 times 2, 6 times 2, 12. Times 5, 60 times 2, 120. So the LCD of 24, 30, and 60 is 120. Letter C, continuous division. Find the LCD of 1 half and 4 eighths. Okay, ang mga denominators natin ay 2 at saka 8. Yung 2 at 8 ang ating dividends. So sila yung i-divide sa prime divisor. Ito yung 2. So 2 divided by 2, 1. 8 divided by 2, 4. Yung 4 natin ay composite. So i-divide ulit natin sa 2. 1 divided by 2, kopyahin natin kasi hindi pwedeng i-divide. Then 4 divided by 2 equals 2. So ang natira natin ay 1 tsaka 2. So 2 times 2 times 2 equals 8. So ang LCD ng 2 at 8 ay 8. More examples. Number 1, 3/4 and 2/6. Ang mga denominators natin ay 4 at 6. Okay, continuous division tayo. 4 i-divide sa prime divisor na 2. 4 divided by 2, 2. 6 divided by 2, 3. So, yung 2 at 3 ay prime quotients. So, 2 times 2 times 3. Yan na yung ating mga prime factors. So, the answer is 12. Therefore, ang LCD natin ay 12. Number 2, 1/4, 3/8, and 11/12. Ang mga denominators natin ay 4, 8, and 12. Using continuous division, i-divide natin sa prime divisor na 2. 4 divided by 2, 2. 8 divided by 2, 4. 12 divided by 2, 6. Pwede pa nating i-divide sa 2. 2 divided by 2, 1. 4 divided by 2, 2. 6 divided by 2 equals 3. So, this time, kunin natin ang mga prime numbers. Okay. 2 times 2, 4. Times 2, 8. Times 3 equals 24. So, ang ating LCD ay 24. Number 3, 7 over 24, 10 over 30, and 18 over 60. The denominators are 24, 30, and 60. Using same method, continuous division, the prime divisor is 2, 24 divided by 2, 12, 30 divided by 2, 15. 60 divided by 2, 30. Pwede pa nating i-divide yung 12, 15, at 30 using 3. 12 divided by 3, 4. 15 divided by 3,
5, 30 divided by 3 equals 10. Okay, pwede pa yan kasi composite number pa yung ating mga quotients. 4 divided by 5, hindi pwede. So, kopyahin lang ang 4. 5 divided by 5, 1. 10 divided by 5 equals 2. Okay, yung 4 dahil composite pa siya, pwede pang i-divide sa prime number na 2. So, 4 divided by 2, 2. Kopyahin ang 1, then 2 divided by 2 equals 1. Kunin ulit natin ang mga prime number. 2 times 3, 6, times 5, 30, times 2, 60, times 2 equals 120. So, ang LCD ng 24, 30, at 60 ay 120.